What's up mga kabig bites? Hinebra, inamin na kukunin si Arar Pugoy. Ang tanong, sino naman kaya ang kapalit niya? Pero bago ka sana magpatuloy sa panonood, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Alam nating lahat kung gaano kaganda ang performance ng Hinebra sa katatapos lang na PBA Governor's Cup. Sila nag-champion sa conference na ito at naging successful sila sa pag-defend ng title nila. Kaya naman ang iniisip ng karamihan ay sobrang perfect na ang lineup nila. Kaya mas maganda kung wala na mababawas o madadagdag pa sa kasalukuyang lineup nila. Pero kung titignan natin mabuti ang kasalukuyang lineup nila, kahit sobrang bigat ng mga players, may isang position pa rin talaga ang kulang sa kanila. Ang position nga na ito ay shooting guard. Maraming kokontra dito at sasabing marami naman silang shooter. Una sa mga sasabihin nyo ay si Jeff Chan. Alam nating lahat na medyo matanda na ang player na ito. Ilang taon na lang itatagal niya sa PBA at sigurado magre-retire na rin ito. Kaya kung iniisip ng Ginebra ang future nila, sigurado nag-arap na sila ng mga players na papalit kay Jeff Chan. Ang pangalawa naman na nasa isip nyo ay si John Pinto. Kung napapanood nyo siya, hindi shooting guard ang posisyon na pinapalaro sa kanya. Mas gusto ni Coach Tim na gawin siyang point guard. Ang pangatlo naman ay si Arvin Tolentino. Napilitan lang silang gawin siyang shooting guard dahil sobrang kailangan nila ang isang shooter. Naging successful naman sila kahit papano, pero iba pa rin talaga kapag may isang purong shooter sa isang team. Kaya naman ayon sa isang source, nag-uusap daw ang TNT at Hinebra tungkol sa posibleng napakalaking trade. At ang involved na sa trade na ito ay walang iba kundi si Arar Pugoy. Alam nating lahat kung gaano kagaling at ka-shooter ang player na ito. Kaya kung makukuha siya ng Hinebra, sigurado mapupunan na ang kulang sa lineup nila. Sa nakikita ko nga, kung magkakaroon sila ng isang pure shooter, napakahirap talaga nilang talunin. Samantala, ang sinasabi naman na magiging kapalit daw ni Arar Pugoy ay walang iba kundi si Prince Caperal at magdadagdag pa ng tatlong future first round pick. Kung ako ang tatanungin, sa tingin ko ay lugi pa rin ang TNT sa trade na ito. Magaling na player naman si Caperal. Napatunayan na niya ito matapos siya manalo ng Most Improved Player Award noon. Pero sa katatapos lang ng conference, hindi siya masyado nagamit ni Coach Tim at sobrang napakaliit talaga ang playing time niya. Kaya naman malaking sugal para sa TNT kung sakaling kukunin nila si Caperal. Kaya naman kung sakaling matutuloy ang trade na ito, ang Hinebra talaga ang pinakamagikinabang dahil maliban sa matatapalan na ang kakulangan sa lineup nila, magkakaroon pa sila ng isang magaling, reliable at sobrang shooter na player. Kaya panalong-panalo talaga ang Hinebra kung sakaling matutuloy ang trade na ito. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang malulugi sa trade na ito? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood nyo, mga kabig bites. God bless sa inyong lahat.